Good evening, good morning, at ito na po mga kapatid, no, sa pagkakataong ito, ang atin pong ebanghelyo sa gabing ito. Sana po ay atin din pong pagnilaya, no, ang ebanghelyo natin sa gabing ito. Ito po ay kunuha ayon kay San Lucas, no, Kapitulo 9 hanggang sa 14, at ito po yung ating mababasa. Sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang beses akong nag-aayuno sa loob ng Sanlinggo at nagbibigay rin ako ng 10% mula sa lahat ng aking kinita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadago kanya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y muwing pinatawad sa kanyang makasalanan, ngunit ang una ay hindi. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa, at nang nagpapakumbaba ay itataas. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kaya sa gabing ito mga kapatid, no, ay nakita po natin at narinig po natin yung ebanghelyo natin. Ito ay patungkol po sa pananalangin ng tao, o patungkol po ito sa behavior ng isang tao kung paano po ba siya, no, tumitingin din sa kanyang kapwa, o paano ba natin ina-assess ang ating sarili. Kalimitan kasi mga kapatid ay palagi nating tinitingnan lamang ang mali ng iba, ngunit hindi natin kayang matingnan ang ating sarili na tayo din ay nagkakamali. Ito ay ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo para sa mga taong nagmamalaki sa kanilang mga sari-sarili, na ang paningin nila sa kanilang sarili ay para bang sila ay perfect, no? Hindi sila nagkakasala kahit kaisa. At ang paningin nila sa ibang tao ay napakababa lamang. And so many experiences, alam naman po natin mga kapatid, na siguro ay naranasin din natin na tayo ay tinapaktapakan, tayo po ay talagang binababa, no, ng mga ibang tao. Pero tingnan natin, baka may case din sa ating buhay, baka tayo din ang gumawa ng pagtatapak-tapak o pagpapakababa ng iba. Baka ang paningin natin sa ating sarili minsan ay dahil tayo ay palaging nagsisimba, palaging nagbabasa ng Biblia, ay lahat ng ating ginagawa ay tama na. So pagnilayan po natin mga kapatid ang ating sarili, baka katulad tayo dito, no, sa pinagbibigyan ng parable na ito, na ipinahintulad ng Panginoon sa isang Pariseo na isang mapagmataas. At wag po natin kakalimutan mga kapatid na hindi po yan nakabase kasi sa estado ng ating buhay. Yes, marami talaga ang mga professional na unprofessional, no. Karamihan sa mga nakapagtapos na pag-aaral ay kailangan pa ngang siguro, no, kailangan pa nilang mag-aral sa mga hindi nakapagtapos within regard po sa tinatawag nating behavior. Kasi kalimitan ay minamaliit ng mga matataas ang antas ng kanilang pinag-aralan ang mga hindi nakapagtapos. Pero tingnan nyo mga kapatid, kung ang isang tao na talagang nasa puso niya ang pagpapakumbaba ay kahit anuman ang maabot niya balang araw ay kaya niya pa rin
aminin na siya ay nagkamali. Alam niyo po mga kapatid, eh, merong dalawa akong, meron akong reflection, no, sa aking personal reflection ko po. Yung I love you at I'm sorry. Ano ba yung mafe-feel mo kapag nakarinig ka ng salitang I love you at I'm sorry? Alam niyo po mga kapatid, ay ang paniwala ko po kasi mas nagiging powerful yung sorry kaysa sa sinasabi nating I love you. Bakit po nagiging mas powerful yung sorry? Dahil po yung paghihingi po ng sorry ay pag-amin po yan na tayo ay nagkamali. E paano pag ganito po sa nangyari sa Ebanghelyo, hindi niya kayang aminin yung kanyang kasalanan bagkos ang kanyang tinitingnan ang kanyang kapwa. Sabi niya sa kanyang panalangin, Panginoon, salamat ay hindi ako pareho nito, pareho nito, pareho nito. No? Ibig sabihin, hindi niya binibilang ang kanyang sarili sa mga makasalanan. Tandaan po natin ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi siya naparito para sa mga walang kasalanan, hindi siya naparito para sa mga walang sakit, kundi sa nagkakasakit. Naparito po talaga ang Panginoong Jesucristo para sa mga makasalanan. Para ano po? Para humingi tayo ng kapatawaran. Kasi useless naman talaga kung tayo ay naglilingkod sa kanya, eh hindi natin matanggap-tanggap o hindi natin maamin sa ating sarili at sa ibang tao na tayo nagkamali din. Tayo may kasalanan din. That is pride. Yun ang gustong gibain ng Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon, na dapat huwag tayong maging mapagmataas. Dapat patuloy po tayong magpakumbaba. The more we grow, dapat the more we think na kailangan talaga ay nakaapak pa rin ang aking mga paa sa lupa. Dahil kapag ako ay tumubo na at makalimutan kong nakaapak ang aking mga paa sa lupa, ay baka magkaroon ng problema. Baka magmalaki na ako doon. So sana po mga kapatid ay pagpatuloy po natin ang karakteristik na ipinakita po sa ating ng Panginoong Jesucristo. Na kahit siya po ay isang Diyos, hindi po siya nagmalaki na siya ay Diyos. Bagkos no, sinasabi po ng Philippians, na sabi po ni St. Paul, siya po ay nagpakumbaba. Sinuot niya yung pagkatao natin, no? Nagpakatao talaga siya. Hindi niya iniisip na dapat mapagmataas siya dahil siya ay Diyos, no? Mas pinili ng Panginoon ang magpakumbaba. So sana ganun din ang gawin natin mga kapatid. And i-continue po natin yan dahil ang sabi ng Panginoon, ang nagmamataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay ang siyang itataas. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan magpakailanman.